Kahit bumababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, hindi pa rin ito isa sa ilalim sa pinakamaluwag na Modified General Community Quarantine o MGCQ. Ang National Capital Region at Bulacan, GCQ with restrictions simula bukas June 16 hanggang June 30, 2021. Dito pinapayagan ang indoor sports courts at venues tulad ng gym at fitness centers ng 20 hanggang 30% kung may safety seal ang isang establishmento. Ang mga indoor tourist attractions at venues para sa mga meetings, conferences at exhibitions, papayagan rin hanggang 30% at maaaring akyat pa kung may safety seal. Ang indoor dine-in, papayagan ng 40% at 50% naman sa alfresco o outdoor dine-in. Ang mga salon, beauty parlors at clinics, pwede na hanggang 50%, habang ang religious activities kabilang ang binyag at kasal, papayagan sa 30% pero pwede ito taasan hanggang 50% depende sa lokal na pamahalaan. Ang ilang lugar naman na kasama noon sa NCR Plus tulad ng Laguna, Cavite at Rizal, GCQ pa rin hanggang katapusan ng buwan pero may heightened restrictions. Kaya limitado pa rin ang personal care services at maging sa outdoor tourist attractions, indoor dine-in at religious activities. Regular na GCQ naman ang ipatutupad sa 19 na lugar kabilang ang Baguio City, Kalinga, Mountain Province, Abra, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batangas, Quezon, Iligan City, Davao del Norte, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, South Cotabato, Lanao del Sur at Cotabato City. Nasa 21 naman na mga lugar ang isa sa ilalim sa mas mahigpit na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ hanggang katapusan ng buwan. Ito naman ay ang Santiago City, Cagayan, Apayao, Ifugao, Bataan, Lucena City, Puerto Princesa, Naga City, Iloilo City, Iloilo, Negros Oriental, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. MECQ rin sa Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur, Dinagat Islands at Surigao del Sur. Ito mga areas under MECQ po, ito ang parang record of sorts na pinakamadami so far na nadeklara under MECQ. Meron po tayong siyam na syudad at 12 mga probinsya under MECQ. Dito bawal ang indoor dine-in pero pwede hanggang 50% alfresco o outdoor dine-in. Bawal din ang indoor sports venues, indoor at outdoor tourism venues, libraries, archives, museum, galleries, venues at conferences at maging personal care services. Ang religious gatherings, nakapako lang dapat sa 10% venue capacity pero pwedeng iakyat ng 30% na LGU, habang limitado lang dapat ang mga burol at libing sa immediate family members lamang. Lahat naman ng mga hindi nabanggit na mga lugar ay mapapas sa ilalim sa pinakamaluwag na MGCQ. Sa GCQ at MECQ, pwedeng lumabas ng bahay ang mga nasa 18 to 65 years old, habang 15 to 65 years old naman sa MGCQ. Ang mga senior citizen na nakatapos na ng bakuna ay maaari na rin makalabas sa anumang quarantine classification basta't magpresenta lang ng vaccination card. Inireport naman ni Health Secretary Francisco Duque na habang bumabagal ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa NCR, sumisipa naman ito sa ibang mga lugar. Patuloy naman tumataas ang average daily attack rate ng ating mga high-risk regions, ang Region 2, Caraga at Region 6. Tumataas rin ang ating 2-week growth rate sa mga rehiyon na ito maliban sa Caraga na bumaba sa 46% mula naman sa 78%. Tinututukan din ng DOH ang Regions 12 at 6 at ilang mga syudad dahil napupunuan niya mga pasilidad ng ospital dahil sa pagdami ng kaso. Maliban sa mga nabanggit na rehiyon, ang La Union, Tarlac, Cavite, Rizal, Puerto Princesa City at Benguet ay kasalukuyan may high or critical risk ICU utilization rate, habang ang Agusan del Sur ay may high risk HCUR. At dahil sa nakikita natin pagtaas ng utilization rate, lalo na sa mga rehiyon at areas na nabanggit,
Muli namin binibigyan din ang kahalagahan ng paglalaan na sapat na kama at mechanical ventilators para sa ating COVID-19 patients. Dahil patuloy ang laban sa pandemya, nagbabala si Pangulong Duterte sa mga namemeke na RT-PCR test result para lamang makaiwas sa mahigpit na travel requirements. I am also directing the Department of Tourism, the Philippine National Police, and all local government to arrest those presenting fake tests and enforce strict compliance on protocols of local tourism. Do not be afraid to file sanctions. Nananawagan din siya sa mga organizer ng community pantries na maging maingat na hindi maging super spreader events ng COVID-19 ang kanilang mga aktibidad. Saludo ako at maganda yung konsensya ninyo sa kapwa-tao ninyo. See to it that the regulations are complied with. Kaya kung talagang magka-crowding-crowding yan, super spreader yan, mag-i-spread na naman, wala nang katapusan. Pagdating naman sa pagbabakuna, may babala rin ang Pangulo sa mga tumatangging magpaturok ng COVID vaccines. So ngayon, sabihin ko na lang sa inyo, yung hindi magpabakuna o takot magpabakuna, babay na lang. At sa inyo, so planuhin mo na yung buhay mo kung paano pagdating ng panahon. Bili ka ng kabaong o magpasunog ka. Magkanong bayaran mo? At maghanap ko na ng pwesto sa simeteryo. Ganyan yan eh. Ayaw ninyong magpabakuna, patay kayo sigurado. Paliwanag ng Pangulo, kapos na sa pondo ang gobyerno para bumili ng gamot sa mga tinatamaan ng COVID-19, kaya pagbabakuna pa rin ang solusyon sa sakit. Joyce Balanzo, ABS-CBN News.